Mabuhay mga kapamilya! Ito po ang bagong TFC News, Europe at Middle East Edition. Hatid namin ang pinakamaiinit na balita at serbisyo sa gitnang silangan at Europa. Ako po si Rose Eclarinal, nagbabantay mula sa London. Narito na ang ating mga pangunahing balita. England inilatag ang three-tier alert system versus COVID-19. Second wave ng COVID lockdown sa Israel tapos na. French cities inilagay sa maximum COVID-19 alert level. Pinoy teacher sa Mozambique, excited pero dama ang takot sa pagbubukas ng klase. Dalawang eskwelahang Pinoy, pansamantalang nagsara, 65 guro tinanggal. Pinay nurse Minnie Klepach, ginawaran ng reyna ng British Empire Medal dahil sa dedikasyon at galing sa trabaho. OFW sa Dubai, humingi ng tulong pinansyal para agad mapauwi ang inang may cervical cancer. Kalma lang po. Kalma. Mga OFW dumagsa sa ASEAN region sa Saudi para sa pagpaparenew ng passport, transaksyon sa Pag-ibig Fund, SSS at iba pa. Dating kasambahay sa Paris, may mini market na. Meron ding money transfer at transport service. Pinay teen star Alex Ayala umabot sa semifinals ng Roland Garros of French Open 2020. Philippine Sports Commission nagsorry sa unintended misinformation matapos itanggi ng pamilya Ayala na tumanggap sila ng tulong sa ahensya. Kapatid ni Ayala na si Miko at Spanish partner, wagi sa boys double sa Losada Junior Cup. Pumpisahan natin ang pagratsada ng mga balita. Inilatag sa England ang three-tier COVID-19 alert system. At habang pinag-iibayo ang pag-iingat, nagtapos ang second national lockdown sa Israel. At sa France, mas dumarami ang kaso ng COVID, kaya naman sinailalim ang maraming syudad sa maximum alert level. Narito ang report. Lumobo na sa higit 618,000 ang COVID cases sa England. Para mapigilan ang paglala ng sitwasyon at national lockdown, inilatag ni Prime Minister Boris Johnson noong Lunes ang COVID-19 three-tier alert system sa England. Sa medium alert, may rule of 6, pagsasara ng pubs at restaurants ng 10 p.m. Sa high alert, no household mixing at rule of 6. Very high alert, no household mixing, rule of 6 sa public places tulad ng parks, beaches, at saradong restaurants at pubs. Ito ang London sa panahon ng phased lockdown. Inaasahang magbabago ang eksena dito sa pagpapatupad ng panibagong restrictions. Nilinaw ni Johnson, walang national lockdown dahil sa hagupit nito sa ekonomiya. Hati ang mga Pinoy sa mga pagbabago, lalo na kung makakasama raw sa very high alert ang kanilang mga lugar, tulad ng Liverpool. I'm free to stay at home. I used to it already. Subukan ko na March until June. Patuloy pa rin po kasi I'm working as a carer. So pwede kayong maapektuhan? Yes po. Tapos pwede din po kami makadala ng virus sa mga vulnerable. Sa Israel, natapos na ang second national lockdown at pinag-uusapan ng extension. May 294,000 ang COVID cases sa bansa at higit 2,000 deaths. Malaking dagok sa mga Pinoy ang second national lockdown, lalo na sa mga nawala ng trabaho. Karamihan sa tinatayang 30,000 na Pinoy sa Israel ay carer at kasambahay. Ayon sa embahada, 76 ang COVID-19 cases, 41 ang nasa hotel at ang iba naka-home quarantine. As of now, the COVID situation for Filipinos here in Israel, there are 76 cases of Filipinos who have been infected with the COVID-19 virus. 62 po have recovered and 13 are still recovering either through isolation, home isolation treatment, or hotel treatment. We have one death. Through this, the OWA continue to provide assistance by extending basic food supplies and non-food items, hygiene kits, vitamins to the affected
individuals. Tutok ang Philcom Group kalahi Israel kasama ang embahada sa pagpapadala ng ayuda. Yung mga ating mga impacted ay tinutulungan din na ating OWA officer financially. Meron po yung mga allowance at meron po yung ayuda mula sa embassy. Wala ring hulihan, may papel o wala, ginagamot ng pamahalaan. Ang may papayo ko lang sa mga naging infected ng COVID, huwag po kayong matakot. Kaming mga nasa Filipino community, kaming mga nasa organisasyon at ang mga nasa embassy. Basta't aabot lang sa aming kaalaman. Let us know. This lockdown period po, nagkaroon po ng mga stranded Filipinos. So for 7 months, from March to October, wala pong nakakalipad papuntang Pilipinas. So naipon po, and through PIBA, which is arranging the repatriation cost, at sila po ang sinushoulder ng mga expenses pag-uwi na Pilipinas, tumutulong po ang embahada. Nitong October 9, pumalo na sa higit 20,000 ang daily case ng COVID-19. Kaya maraming French cities ang nasa maximum COVID-19 alert level. Kasama rito ang Paris na may panibagong restrictions tulad ng pagsasara ng bars. Hanggang 10 p.m. lang ang restaurants. May 1.5 meters physical distancing ang mga lamesa at ang track and trace pinaigting. Ang universities 50% lang ang pinapapasok. Hinikayat pa rin ang work from home. Hinihikayat rin ang publiko na magsuot ng face mask at sundin ang social distancing. Pero mahirap daw itong gawin sa mga pampublikong sasakyan. Makita niyo naman po, wala nang social distancing. Sa ngayon, hindi mo alam kung negative o positive ang mga katabi mo. Umabot na ang France sa historic level na 900,000 COVID-19 test kada isang linggo. Libre na ang pagpapa-COVID test. Kaya yun, pasalamat ako dahil negative ang result ko. Kaya ngayon, continuous ang pagsiserve ko kay Lord. Matindi rin na apektuhan ng lockdown ang hotel industry. Marami pong nawalan ng hindi naman trabaho for the moment dahil ano. Pero since na nag-close yung border, bumagsak ng economy ng mga restaurant and bar, especially hotel. Dahil ang resource, ang source po ng hotel is tawag dito yung tourism. Inilipat na ang mga hospital sa Paris region sa emergency mode. Pinakansila ang staff holidays. At suspendido muna ang non-essential operations dahil sa dumaraming pasyente ng COVID-19. Nitong Miyerkules, inanunsyo ni President Emmanuel Macron ang curfew sa Paris at 8 syudad mula 9 p.m. to 6 a.m. sa loob ng 6 to 8 weeks mula sa October 17. Sa pagbubukas ng klase sa Mozambique, matapang na hinarap ng mga gurong Pilipino ang dalawang hamon sa pananatili sa bansang ito sa South Africa, ang coronavirus pandemic at ang mawalan ng trabaho. Narito ang report ni Raquel Salinel. Good afternoon, everybody! Excited? Pero daman ng mga Filipinong guro sa Mozambique ang takot sa pagbubukas ng klase sa bansa. Una, dahil nasa gitna ng coronavirus pandemic ang buong mundo. Ang isang kinakatakot lamang ng mga guro dito ay yung mahawak kami ng COVID. Mahirap kung magkakasakit dito. Pag nagkasakit ka, walang tutulong sa iyo sapagkat malayo ang mga kamag-anak mo. Kung iisipin, nakakatakot ang virus na ito, lalo pa kung magiging kasama ko ang mga bata sa araw-araw. Pero nananaig pa rin ang pagiging mga guro nila sa gitna ng takot at ang iba, dasal at safety protection ang panlaban. Of course, may fear kami. But wala kaming magagawa. It's our responsibility. Ito ay kailangan naming kampanan. Kailangan mo magdasal. Wala ka na maibang kakampi, kundi yung nasa itaas lang. Tapos sa umaga, kailangan naka full gear ka with the mask, with the face shield. We need to take the risk.
for us to educate our students, because as their second parents, we want the best for them. Because if we're not going to take the risk, they will lose one school year, and we don't want that to happen. Bukod sa COVID-19, nangangamba rin ang Pinoy teachers na mawalan ng trabaho. Ayon kay Rodessa Lazarte, isa sa Pinoy na nagmamay-ari ng 5 eskwelahan sa Mozambique, malaki ang epekto ng pandemya sa kanilang operasyon at kabuhayan ng mga guro. Sa aming 160 na empleyado, kinailangan naming magtanggal ng 65. At ngayon ay meron na lang kaming 75 empleyado at 20 doon ay mga Filipino. Dalawa sa kanilang paaralan ang pansamantala nilang isinara dahil karamihan sa mga magulang nawalan ng trabaho. Tinatayang mahigit 200 Filipino teachers ang nasa bansa at hindi maiwasang indahin ang mga panganib, kalungkutan at mga sakripisyo. Magsisimula na kami ng aming hybrid instructional method o yung blended approach. At dahil kami ay nasa isang lugar na malayo sa aming pamilya, ang tanging iniisip na lang namin ay ito ang aming sinumpaang misyon. Maraming salamat sa aming mga guro. Kayo ang aming bayan. What theorem is that? Raquel Salinel, TFC News, Mozambique, Southern Africa. Good news mula sa UK. Isang Pinay nurse ang napiling bigyan ng royal recognition sa Queen's Birthday Honor List, ang British Empire Medal. Ito ay dahil sa kanyang dedikasyon na ipinakita sa ospital at pagtulong sa mga kababayan sa gitna ng pandemic. Narito ang report. Ginawaran ng prestihiyosong British Empire Medal ang Pinoy nurse na si Minnie Klepach dahil habang ginagawa ang pang-araw-araw na trabaho sa ospital, nakapagbigay pa siya ng suporta sa mga katrabaho, lalo na ang mga kabilang sa Black, Asian and Minority Ethnic sa panahon ng pandemyang COVID-19. I think to have this award is truly an honor. I cannot really explain really my humble gratitude to receive this award. It means really a lot for me. For me, this is not a personal award. I think I would like to share this award to all of the amazing staff that we have working in here in UK, all of the nurses staff who's working in healthcare sector in the Philippines. Nagtrabahong nurse sa UK si Klepach sa edad na 19 hanggang umangat bilang matron for ophthalmology sa University Hospitals, Dorset. Sa kasagsagan ng pandemya, bukod sa pagluluto at pag-deliver ng pagkain sa mga may sakit, nakatrabaho at kababayan, pagbibigay ng over-the-counter medication, mas malaking tulong ang emotional help. And also provide emotional and support and health well-being during that time. And also, I take the initiative of what I can really do to come and protect the staff by taking, providing them the initial risk assessment to make sure some guidelines and assessments are in place to come and protect our staff. This has been truly been embraced by our hospital. Sa hagupit ng pandemya sa UK, 20% ng frontliners sa health and social care na namatay ay mula sa Black, Asian and Minority Ethnic Group. 10% sa bilang na ito ay mga Pinoy. Sa tala ng Filipino Nurses Association UK, kung saan miyembro rin si Klepach, umabot sa 56 na Pinoy ang namatay. As you know, staff from Black, Asian, Minority background, especially the Filipino, evidence shows that we are highly disproportionately affected and become seriously ill and dying with this virus. Kaya naman, proud ang mga kaibigan at katrabaho ni Minnie. We are so, so happy and so proud of you. Your success is the success of every Filipino nurses, not just in the United Kingdom, but all over the world. Bumuhos rin ang pagbati sa social media mula sa UK hanggang Pilipinas. Bukod sa kanyang pamilya, inaalay rin ni Minnie ang karangalan sa mga kababayan, lalo na sa mga Pinoy frontliner na namatay in the line of duty. I would like to dedicate this honor really to my family, my fellow officers in Filipino Nurses Association UK, to all of the Filipino colleagues
who we lost their lives during this pandemic. Like to dedicate this award to their family and friends. Myself, you know, I lost 11 friends, a few staff from my friends from America, you know, in here and also in the Philippines. Ngayong panahon ng pandemya, lalo na't maraming Pinoy frontliner ang namatay dito sa UK, isang malaking moral boost ang mabigyan ng royal recognition ang Pinay nurse na si Minnie. Naglakas loob lumapit sa TFC News Dubai ang OFW na si John Patrick Santos. Humingi siya ng tulong pinansyal para sa kanyang ina na dating nagtrabaho sa isang salon sa Dubai. Ang kanyang ina na si Mary Jane De La Cruz, 43 years old, ay may stage 4 cervical cancer. Critical ang lagay ng ina kaya nais nilang maiuwi na lang sa Pilipinas at doon ipagpatuloy ang gamutan. Aabot sa 24,000 dirhams o katumbas na 317,300 pesos ang kailangang halaga para maiuwi ang kanyang ina. Stretcher case ang kalagayan nito kapag inilipad dahil sa sakop ng tatlong upuan at may kasamang doktor o nurse kaya ganyan kalaki ang halaga. May dalawa pang kapatid si John sa Pilipinas, edad 16 at 17, at ang ama nila ay welder naman sa Pilipinas. Para sa gustong tumulong, maaari pong mag-WhatsApp or tumawag o mag-text kay John sa numerong 0505384619 o kaya ay mag-email sa john.psantos09@gmail.com. Nais po namin ipauwi siya ng agaran sa Pinas dahil po na-diagnose siya na may cervical cancer stage 4 last year. Kaya po kami humihingi ng tulong para po sa financial dahil po nawalan siya ng trabaho. Tapos mahirap pa po dahil dito sa pandemic. Halos 10 buwan na mula ng huling dumayo sa ASEAN Region Saudi ang mobile consular services para sa mga kababayan na magpaparenew ng passport o maglalakad ng kanilang Pag-ibig Fund, SSS, OWA Payments at iba pa. Kaya naman, dumayo kaagad ang ating mga kababayan doon. Yan ang TFC News ni Debbie Jane Pangan. Kalma lang po, kalma lang. Madaling araw pa lang tumila na sa mobile consular services sa mga kababayan para lakarin ng kanilang travel documents at papeles sa ibang ahensya humingi ng tulong. May 10 buwan na rin kasi nang huling nag-consular outreach sa ASEAN ang embahada kaya naipon ng mga lakarin. Eh sana naman po maging maayos po yung embahada natin sa pag-renew ng passport, saka po mga releasing, at saka po yung mga wala po, appointment po, nauuna po minsan. It is expected that we'll have a lot of applicants today. So what we did was to adjust our working hours. Like last night we worked till 12 midnight. And last night also I asked 3 more personnel from the Philippine Consulate to come down to ASEAN so that they will help us. In other words, today it's going to be a 24-hour service. Bukod sa passport renewal, pinoseso rin ang mga naglakad ng Pag-ibig, SSS, OWA Payments, DSWD, legalization ng mga papeles at voter registration. Ngayon lang nangyari na natakda pa ng shifting schedule para ma-accommodate ang pinakamaraming OFWs. Meron ding nakiusap na makasama sa repatriation. Ayaw bilhan ng employer ng kanyang ticket pa uwi sa Pilipinas. Mapapansin na wala na rin physical distancing sa labas, kaya merong pinagmulta ng 5,000 Saudi riyals dahil lumabag sa health protocols. May community organizations din ang voluntaryong tumulong. Dalawang araw na po tayo nandito para mamigay ng libreng pagkain at libreng inumin na hatid ng ating mga kagrupo sa UFOR, United Overseas Filipino Partners of ASEAN Region. Umabot sa 1,820 ang nagprosesong pasaporte,
300 request ng legalisasyon ng mga dokumento at 373 naman sa voter registration sa tatlong araw ng consular mission. Debbie Jane Pangan, TFC News, ASEAN Region. Wagi sa negosyo ang mga Pinoy sa Paris. Isang dating kasambahay ang natupad ang pangarap magkaroon ng mini-mart at mga restaurant owners nagbukas agad matapos ang lockdown at ang kanilang bestseller, adobo. Yan ang TFC News ni Cory De Jesus. Pagkabukas nitong Setyembre, marami na agad ang namili sa bagong Pinoy store na ito sa Raymond Poincaré, Paris 16. Sinusunod ang physical distancing, lalo't inilagay sa maximum COVID-19 alert ang maraming lugar. Pinakamabenta ang bigas at may mga paninda ring puto, siopaw at ensaymada. Katas ito ng pagpupunyagi ni Yeyen Reyes Serabia, 52 years old, tubong Socorro, Oriental Mindoro. Dumating sa France noong 1989, nangamuhan si Yeyen sa embahada ng Lebanon. Ang unang dating ko dito, naglilinis ako sa bahay, sa Lebanese. Tapos pag Linggo, nagtatrabaho din ako sa mga Pilipina, sa Kapampangan, namamalansya ako. Binibigyan nila ako ng konting pera. Matapos ang 31 taon, natupad ang kanyang pangarap, ang Toto Yeyen Mini Market. Matagal na niyang dream to talaga. Kaya may binigay naman si Lord na chance. Kaya nakakita kami ng pwesto. Kaya yun, kinuha na namin ni Yeyen. Bukod sa mini market, meron din silang money transfer at transport service businesses. Ako po ay tuwang-tuwa dahil sa gitna ng pandemya ngayon ay meron na namang isang bagong Pinoy store dito sa Paris. Nakaka-inspire kayong mag-asawa. Dito naman sa 11th District, nakapwesto ang modern karinderya ng magkaibigang Pinay na si Jessica Gonzalez at French na si Aurelie Becho. Bestseller sa French customers ang Pinoy adobo at ibang food na may French twist tulad ng Bicol Express, sinigang, kare-kare, adobo at lumpia. Well, it's very delicious. I don't know what it's chicken with rice and it's really well balanced in the spices and everything, so it's very nice. It's adobo. We call it adobo. Adobo, yes. Yeah. At bakit nga naman hindi? Sila na ang chef, sila pa rin ang nagsaserve ng mga pagkain. The concept of Bobby is more like a mix of restaurant and karinderya because since we offer lutong bahay. Nagsara ang resto nang nag-lockdown ang bansa dahil sa pandemya. So thanks to the help of the government, we are here because of the we had a loan. We had a bank and for the how do you say the rent of the restaurant. Our employees they kept their job and they also kept their salary thanks to the government. At para mas mapasaya ang mga taong kumakain, nagdagdag sila ng ilan pang bagong Pinoy dishes, buko shake at sorbetes para sa dessert. Kasama si Bong Agustines, Cory De Jesus, TFC News, Paris, France. Number 2 na sa World Tennis Ranking ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala. Ito'y matapos ang makasaysayan at markado niyang laro noong nakaraang linggo sa French Open 2020 o tinatawag ring Roland Garros. Sa loob kasi ng 35 taon, siya lang ang Pinay na nakapasok sa Grand Slam Singles Semifinals. Noong 1985, umabot sa semis ang Pinoy na si Felix Barrientos sa Wimbledon Juniors. Yan ang TFC News ni Maan Rivera. Ito ang highest peak sa career ni teen tennis star Alex Ayala sa Roland Garros o French Open 2020 sa Paris noong isang linggo. Matapos kasi ang 35 taon, si Ayala ang pangalawang kababayan na nakatungtong sa single semifinals. 1985, unang nakapasok sa semis ang Pinoy na si Felix Barrientos sa Wimbledon Juniors. Kaya naman dahil sa malakas na larong ipinimalas ni Ayala, world's number 2 na siya mula sa ika-apat na ranking ng International Tennis Federation o ITF. I'm so excited. I'm super happy with how the results came out. I hadn't competed a lot since March, since the whole COVID thing. And
yeah, I really didn't know what to expect as my second tournament since the lockdown and everything. So I'm pleasantly surprised. Hindi pinaporma si Iyala nang nagkampyong si Elsa Jacquemot ng France. I don't really think there was a lot of pressure despite the fact that I was second seed or anything. I tried not really to focus on that. You know, I just took it match by match, point by point, and focused on the present or the next match, you know, tried not to think, oh, for this match, for the match after, like if I win this one, the match after, no, just the next one and the one after that. Sa kanyang mensahe sa TFC News, nagpasalamat si Mr. Iyala sa Filipino community sa Paris sa pagsuporta sa kanyang anak. At dahil mahigpit pa rin ang protocols, limitado ang ibinentang tickets. Since nga hindi ako nakapanood ng live, nanonood na lang ako dun sa internet. At during sa competition niya na nagkakataon na trabaho ko, dun ako nanonood sa pinaka-top group ng place ng amo ko. So nakikita ko kung saan naglalaro sila. Naging controversial naman ang ngayon ay deleted social media post ng Philippine Sports Commission matapos batiin si Iyala. Binanggit sa post na nakatanggap si Iyala ng 3 million pesos mula sa ahensya para sa kanyang tournament travels at 2 buwang training sa iba-ibang parte ng mundo. Binigyan din daw si Alex ng 1.5 million pesos assistance para sa 6 international tournaments mula noong January 2020. Umalma ang mga magulang ni Iyala at sinabing walang katotohanan ang tinanggal na PSC post. Anila, pinangakuan sila ng PSC ng tulong pinansyal pero wala silang natanggap o natatanggap na pera. Naglabas agad ng Eratom ang PSC at sinabing nagkaroon lang ng unintended misinformation at misunderstanding. Humingi rin sila ng paumanhin sa publiko at sa pamilya Iyala. Matapos ang tagumpay ni Alex Iyala sa French Open, nagkampyo naman ang kanyang kapatid na si Mico Iyala sa Boys Doubles Tournament ng Lusada Junior Cup sa Portugal kasama ang kanyang partner mula sa Spain na si Dani Rincon. Maan Alcantara Rivera, TFC News, Paris, France. At dito po nagtatapos ang bagong edisyon ng TFC News, mas pinalakas at mas pinabilis para sa mga kababayan natin sa Europe at sa Middle East. Mula noon hanggang ngayon, kaagapay at tunay na maaasahan, patuloy na naglilingkod sa Europe man o sa gitnang silangan. Maraming salamat, kabayan!